naman ako. Hindi ko ba nagsasawa sa pagbabasa ng mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Ang kanyang mga sulat ay para bang tinapay na binubusag ang aking puso at kaluluwa. Kailan kaya siya babalik ulit? Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po iyon, Papa? Si Ibarra, babalik na sa Pilipinas. Talaga? Sampalin niyo po ako, Ama. Kurit-kuritin nang malaman kung hindi lang ito isang matamis na panaginip. Hindi ka na nanaginip, anak. Totoong babalik na si Ibarra sa Pilipinas. Talaga ba, Ama? Ah, saya-saya ko po. Para akong isang ibon na sisikantahan tuwing umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa na linggo, anak. Masaya po ako, Ama. O, anak. Huwag ka nang malulungkot. Hindi po ako nalulungkot, Ama. Tears of joy po ito. Nakapaghintay nga po ako ng 7 taon. Ano pa po kaya yung 7 araw? Masaya ako para sa iyo, anak. Dumating na si Ibarra sa Pilipinas. At si Kapitan Tiago naman, naghanda ng salo-salo upang sa pagdating ni Ibarra. Mga mangmang talaga ang mga Indio. Wala silang modo. Makasalanan sila. Hindi man lang nila alam ang umpisa. Padre Damaso, tayo na sa bahay ng isang Indio. Ano naman ngayon? Totoo naman nga mangmang sila. Magandang hapon sa inyo. Ikinagagala ko ipakilala sa inyo ang anak ng aking yumaong kaibigan. Siya, si Crisostomo Ibarra. Magandang hapon po sa inyong lahat. Padre Damaso, isang matalik na kaibigan ng aking ama. Isang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ako bingi. Narinig ko ang iyong sinabi. Pero nagkakamali ka. Hindi ko kaibigan ng iyong ama. Pagpamanhin niyo po. Ikaw ang anak ng Dr. Paipa. Hindi ko kayo nagkakamali. Maligay ang pagbabalik galing sa Europa. Kilala ko ang iyong ama. Oh, tama na muna ang pag-usap. Nakahanda na ang mga pagkain. Hindi naman ako bula. Pinagmamasan ko lang yung maganda ang mukha. Alam mo maganda ako. Kailan ka ba pumunta sa Europa? Mga 7 taon na ho, nakataraan. Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa ating bansa? Sa totoo lang ho, lagi kong iniisip ang ating bansang Pilipinas. Eh, ako nga yata nakalimutan ng bansang ito. Mga ilang buwan na rin ako hindi nakakatanggap ng balita, kaya ang pagkamatay ng aking ama, hindi ko nga nalaman kung paano. Anong bansa naman napuntahan ng maganda? Maganda naman sila lahat ang mga bansang napuntahan ko. Kaya pinag-aralan ko ang mga bansang iyon. Nalaman ko na may pagkakapareho ng tema sa kabuhayan, politika at relihiyon sa ating bansa. At nalaman ko rin na ang kalayaan at pagiging alipin ng isang bansa ang nagdidikta ng pagiging pagkaikaos nito. Yan lang ang alam mo. Sinayang mo lang ang iyong pera sa pagpunta ng walang pintang lugar. Kahit bata, alam ang mga bagay na yan. Pagpamanin niyo po, pero kailangan ko nang mauna. Kakarating ko lang ako kanina. At maraming pa ako kailangan puntahan. Hindi ako papayag. Malapit nang dumating si Maria Clara. Pakisabi na lang ako sa kanya na pupuntahan ko siya ng bukas ng umaga. Nakita niyo ang kabustan na yun?
Ay nako. Mga 7 taon din ako nawala sa lugar na to, pero wala masyadong pinagbago. Binata, kilala ko ang iyong ama. Mukhang kilala niyo nga ako ang aking ama, senyor. Pwede bang malaman kung paano siya namatay? Hindi mo ba alam? Alam mo naman siguro kung saan siya namatay. Hindi ko po alam kung saan siya namatay. Wala bang nakapagsasabi sa iyo na sa bilangguan siya namatay? Sa bilangguan? Sino sa bilangguan ang namatay? Ang iyong ama! Hindi maaari. Nagbibiro ho lang ata kayo. Isang marangal na tao ang aking ama. Kaya hindi pwedeng mangyari yan. Di ba kanina yung sabi mo, ikaw ang anak nito? Oo, oh, ako nga. Kahit marangal ang iyong ama, nakuroon siya ng kaway. May isang artilyero naghahabol ng mga kapataan na inaasaw siya. Kasamang palad ay nakihiram ay iyong ama. At namatay yung artilyero dahil sa epoplexy. Dahil marami siyang kaaway, hindi na siya nakalabas ng bilangguan. Sa kasamang palad, ay doon na siya namatay. Bakit ngayon ko lang itong laman? Kikiramay ako. Aking mahal, darating din sa akin nung ako'y nanalangin kay Bathala na ubusan ng bag at nakita kita sa takbo. Okay lang naman ako, Mahal. Ikaw? Kamusta ka na? Okay lang din naman ako, Mahal. Sa linahaba ng panahon, natawalay ko ay patuloy na mga puso ko kasi hindi naman lang ba ako naisip ang ipagpalit sa iba? Sa tingin mo ba, makakalimutan ko pa? Eh, wala nga akong kapangyarihan na gawin ko muntin ka, Mahal. Sa tingin ko nga, ang putik incarnation ng aking bansa, walang iba kundi ikaw. Naaalala ko ba yung mga oras na nilagyan mo ako ng orange na balaklak? Tapos nakita ng nanay mo, diniklik niya ito. Tapos nagalit ka, kumawal lang ako. Kaya yun, nagalit ka sa akin. Sabi nga, nabuboringan ka na ba? Hindi, Mahal. Pasensya na, Mahal ko, pero dahil sa'yo, nakalimutan ko ang aking puntulan. Ay, ganun ba? Kailangan ko pa palang puntahan ang puntod ng aking ama. Sige, dalhin mo itong bulaklak at ialay mo sa puntod ng ama mo. Salamat, Mahal. Mag-ingat ka, Mahal. Mag-ingat ako, Mahal, para sa'yo. At nakita kita sa takbuhan ni Bathala, may kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan sinubukan kong lumisan. Tapos yung pag-uusap namin, hindi man lang umabot ng 7 minuto. Nakakalungkot. Nung ako'y turo mo,
siya ng punto niya yung ama sa likod ng malaking cross senior. Alala ko dito noon pero nasira na ang lupa. Yung cross na sinunog ko? Sinunog mo? Bakit? Dahil utos yun ng padre. Ha? Ginawa mo yun? Okay yung magalit, senyor. Utos na ako lagay sa cemetery ng itsik. Buti naman at hindi mo ginawa. Umulan kasi nun, kaya tinapon ko na lang sa ilog. Ano? Napakalaki mong inutil! Itse! Walang hiya ka, padre! Anong karapatan mo para gawin yun sa aking ama? No, iwan mo ako! Hindi ako pag-studya! Hindi yun! Ipinahukay mo sa ang kanyang bangkay at ipinilipas sa ibang simenteryo! Ano? Hindi ko ginawa yun! Kung hindi ikaw, sino? Wala nang iba kundi si Padre Damaso! At sa mga oras na yun ay sobrang galit ang naramdaman ni Ibarra para kay Padre Damaso. Anak ko! Ikaw lang? Nasaan ba si Crispin? Nasa simbahan po si Crispin, Ninay. Huwag kayong matakot. Ha? Anong ginagawa niya doon? Aray, Ninay, huwag. Aray. Anong nangyari dyan, anak ko? Nataba ka ba? Hindi po, Ninay. Binaril po ako ng gwardiya. Buti na lang! At ligtas ka! Bakit pala nandun sa simbahan si Crispin? Ito kasi, Inay, pinagbintan na po siya nagnakaw ng 2 unsa eh. Nagnakaw? Mabait si Crispin! Hindi porkit mahirap tayo at tayo na lang pagbintangan nila! Inay, paano kaya kung kausapin ko yung anak ni Don Rafael Ibarra para matulungan tayo? Ayoko nang maging sa Crispin, Inay. Magiging pastor ako ng Bakat Kalabaw. Kapag malaki na ako, hiling ako kay Ibarra ng lupa. Pag-aaral din natin si Crispin sa Manila, aahon din tayo, Inay. Oo. Oo, anak. Kaagad na pinuntahan ni Sisa ang kanyang anak na si Crispin sa simbahan. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo, ang grasya sa ating Ginoong Yesu Kristo, o ang gugma sa Diyos, o ang panagliusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Maanaon sa... Bakit ang paglipat?
Sabihin mo yung totoo kung hindi natali kita sa puno at babaril kita. Nasaan mga pera ang nilakaw ng mga anak ko kagabi? Hindi lang nilakaw ang mga anak ko. Hindi pagkit mahirap kami na ganun yung pagbintangan. Hindi lahat ang mahirap pag nilakaw. Baka ka sa akin! Hoy! Bumalik ka dito! Tumito na Crispin, ah. Crispin! Basilio! Ang nanawala ko! Crispin! Basilio! Habang namamangka, si Ibarra, si Maria Clara, at si Ilyas. Ibarra, salamat at niligtas mo ko. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Kaya sa susunod, Ilyas, mas mag-ingat ka kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay nandito ako para iligtas ka. Kaya Ilyas, mas mag-ingat ka. Siguro kung wala kay, ako'y napatay na ng buhayan. Kaya sa susunod, kung ikaw naman ang may kailangan, nandito lang ako para handang tulungan ka. Tulungan natin ang isa't isa, Ilyas. Laking pasalamat ni Ilyas kay Ibarra. At dahil dun, utang ni Ilyas ang buhay niya kay Ibarra. Diba, si Sisa ang pangalan niya? Oo, yan ang ina na magnanakaw. Nagmula nang hindi niya nakita yung mga anak niya, nabaliw na. Kawawa naman siya. Kawawang Sisa. Munti ka nang mamatay si Ibarra pero salamat kay Ilyas ay hindi iyon nangyari. Umuwi siya ng bahay para magpahinga. Pagkalaunan, lumapit ang kanyang alalay. Senyor Ibarra, may bisita pa kayo. Sige, nasan siya? Ito po siya, senyor. Yes. Itas mo ang buhay. Iligtas ko din ang sayo. Pero kalahati pa lang yan sa nababayaran kong utang sa naloob sa'yo. Kaya huwag mo muna akong pasasalamatan at may ipapagawa ko sa iyo. Sige, Ilyas. Magsalita ka. Huwag mong sabihin sa iba ang mga babalang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, Ilyas. Alam kong gusto ka nilang ipahuli pero hindi kita ipapahuli. Hindi ko iniisip ang sarili. Iniisip ko ikaw. Anong ibig mong sabihin niya? Ang iyong ama't luloy may mga kamoy.
sabihin ang kilala mo, ang mga kaaway ko. May kilala akong isa. Kaya iligtas mo ang sarili mo para sa kapakanan ng ating bansa. Kailan tayo ulit magkikita? Kung kailan mo gusto. Basta kung kailangan mo ako. Nandito lang ako para sa'yo. Para sa'yo, handa akong iligtas ka. Papabayaran ko ang utang na loob sa'yo hanggang kamatayan. Pinundin ako sa'yo, Elias. Magandang hapon, Padre Damaso. Magandang hapon, Rizelio. Ikaw may pinag-usapan ngayon. Nabanggit lang kasi ni Senyor Ibarra, magpatayo niya ng paralan noong... Ah, tungkol dyan? Wala akong alam tungkol sa architecture. Kapag paralan kasi yung pinag-usapan, kailangan natin ng eksperto. Eksperto? Wala na talagang mas tatanga pa sa mga Indio. Hindi ba nila alam kung paano magpatayo ng apat na dinding at maglagay ng bubog? Alam mo kasi ang mga Indio, kapag nakapagtapos ng pag-aaral, titulo lang ang meron sila, pero mga mangmang pa rin sila. Pero pupunta pa rin sila sa Europa para sayangin ang iyong pera. Ang Diyos na bahala sa kanila, ang ama ng isang ahas na ito ay perasaan ng Diyos. Namatay siya sa bilangguan at... Senyor! Walang nalapit! Nagsasabi na ako na totoo. Hindi mo malang nerespeto ang aking ama. Oo, isa kang padre. Ang bunga mo ay puno ng kabanalan, pero ang puso mo ay puno ng pagmamalabis. Senyor, tama na. Walang nalapit! Akala niyo ba dudumihan ko ang kamay ko dahil sa padre na to? Ikaw, padre! Akala mo ba nakakahigit ka na sa iba? Kaya may karapatan ka na para hugas-husgan sila? Ang aking amay, marangal. Ang kanyang ginawa ay lahat mabubuti. Sinakripisyo niya ang kanyang sarili para sa akin at para sa kapakanan ng ating bansa. At para sa taong ito, binuksan ang aking ama ang kanyang pinto. Pinaupo sa sarilang lamesa at tinuring na kaibigan. Pero anong ginawa nito? Pinagbigtangan niya ang aking ama sa kasalanang hindi niya ginawa. Pinahabol niya at pinakulong. At doon namatay. At hindi lang yun! Pinukay niya ang bangkay ng aking ama at pinalipat sa ibang sementeryo. Pinahabol niya ang alamin ng aking ama! Para magkaroon tayo ng kapayapaan, iuurong ko na ang kasal ninyo ni Señor Crisostomo Ibarra. Pero ama, mahal na mahal ko po si Crisostomo. Hindi mo na mababago ang aking pasyak. Pero huwag kang mag-alala, ikakasal ka pa rin. Pero ama... Gusto ko ang pakasalan mo ang pinsan ng aking bayaw. Pero Padre Damaso... Ikaw, huwag mo tangyan ni si Linares kung ayaw mo ng ulo. Sumahimik kayo! Anong karapatan yung pagpiliin ako? Ang mahal ko ay si Ibarra. Si Ibarra lang, walang iba. Sinisigawan mo ba kami? Oo, dahil hindi niya pinapahalagahan ang puso ko. Lapastangan! Iha, makinig ka sa akin. Si Linares lang ang gusto kong pakasalan mo. Kung hindi, magmamadre ka. Anong pipiliin mo? Anong karapatan mo para pagpiliin ako? Meron akong karapatan. Dahil, ako ang iyong tunay na ama.
Senyor. Itatago muna kita sa bahay ng kaibigan ko, sa Mandaluyong. Para mamuhay kasama mga estranghero. Para mamuhay kang payapa. May kaibigan ka sa Espanya, di ba? Totoo, Elias. Totoong hindi ako magiging masaya sa sarili kong bansa, pero maaari ako mamuhay sa Espanya para sa aking bansa. Parating na mga sundalo, Elias! Ayun si Ibarra! Magtago ka, Senyor! Ligtas mo ang buhay mo! Elias, dito ka lang! Tililigaw ko sila! Bakit malungkot ka, anak? Dahil ba kay Linares? Hindi dahil sa kanya. Mahal mo pa ba ako? Anak. Kung mahal mo ako, protektahan mo ako. Ang aking ama, pilitin mo siya para iurong ang kasal namin ni Linares. Patawarin mo ako, anak, sa mga kasalanan ko sa iyo. Pumayag akong makasal ka sa lalaki hindi mo talagang mahal. Magmamadre na ako. Anak, hindi pwede. Kailangan may kasal ka sa ibang lalaki dahil hindi kita mabantayan magpakailanman. Magmamadre ako o magpapakamatay ako. Anak, piliin mo kahit sinong lalaki, ayos na sa akin. Pipiliin ko ang pagmamadre. Sige, kahit masakit sa aking kalooban, magmamadre ka. Ayaw kong matay ka. Totoo nga pala may Diyos na napaparusa. Sana ako na lang parusaan, huwag lang anak. Lubusang kalungkutan ang nararamdaman ni Padre Damaso sa mga oras na iyon. At dahil dun, naniniwala na siya na pinaparusahan na siya ng may kapal dahil sa kanyang mga ginawa. Sinubukan ni Crisostomo Ibarra puntahan si Maria Clara. At narinig niyang ikakasal na ito kay Linares. Pero lingid sa kanyang kaalaman, hindi pumayag si Maria Clara at pinili niya maging madre. Mula noon, hindi na nagpakita si Ibarra kay Maria Clara magpakailan niya. Bakit umalis nang walang sabi? Bakit di siya lumaban kahit konti?